Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Andrew. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Sa pagkakataong ito ay ibabahagi ko naman yung naging karanasan ko nang minsang magbakasyon ako sa probinsya ng nanay ko. Sana lang ay mabigyan nyo ng pansin ang liham kong ito. Taong 1996 nang mabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon sa lugar ng mother ko. Kasama ko nung umuwi ang nakababata niyang kapatid na si Uncle Edwin. At dahil sa nataong bakasyon nung mga panahong iyon, kung kaya naisipan kong sumama. Wala talagang kaplano-plano yung pag-uwi ko noon sa probinsya nila nanay. Bali biglaan lang talaga. Masayang masaya ako noon dahil yun yung unang pagkakataon na makakarating ako sa probinsya nila. At sa unang pagkakataon din, ay makakarating ako sa malayong lugar. Malayo ang lugar nila nanay. Mahaba at matagal ang naging biyahe namin ng tiyo ko sa bus. Tapos, tumawid pa kami ng dagat. Nang dumating kami sa probinsya nila, medyo nanibago ako sa aking kapaligiran. Dahil ibang iba talaga yon kumpara sa Manila. Sa unang tingin pa lang ay masasabi mong napakasimple lamang ang uri ng pamumuhay doon. Pero naisip ko kaagad na masaya at payapa ang manirahan doon. Kaya nga lang, habang bumabiyahe kami papunta na sa bahay nila Uncle, ay may ibinilin siya sa akin na talagang ikinagulat ko. Sabi niya, huwag daw akong basta-basta tatanggap ng kahit ano mula sa mga tao. At kapag ako ay pinati, ibalik ko daw kaagad sa taong bumati sa akin. Dagdag pa niya, totoo ang mga aswang. Kaya huwag daw akong sasama kung kani-kanino. Dahil sa mga sinabi niya, ay napaisip ako kung bakit hindi niya kagad sinabi sa akin nung nasa Maynila pa kami. Pero naisip ko rin na baka gusto niya talaga akong makarating sa kanila. Na kung sasabihin niya kagad ay baka hindi na ako sumama pa. Kahit ang nanay ko ay wala man lang binanggit sa akin na may ganun palang ganap sa probinsya nila. Nang dumating kami sa bahay nila, ay nakita ko at nakilala ang mga pinsang ko na anak ni Uncle Edwin. Kaya lang ang pinakapanganay niya ay 12 anyos pa lang. Kung kaya magkaiba na kami ng mga hilig at gusto. Pero lagi naman niya akong sinasamahan papunta sa baybay. Mga 200 kilometro kasi mula sa kanila ay dagat na. Ipinapasyal niya rin ako sa mga magagandang tanawin doon sa kanila. Hanggang sa ipakilala niya ako sa mga kaidarang ko at taga roon. Kaya nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Lumipas pa ang ilang mga araw at medyo nakapalagay ang loob ko na rin sila. Minsan, nagkayayaan kami maglaro ng basketball. Nang biglang mapadako ang tingin ko sa isang bahay na nasa malapit doon. At nakita ko ang isang magandang babae na nakadungaw sa may bintana at nanonood sa amin. Kaya di ko napigilang tanungin ang isa sa mga bago kong kaibigan kung sino iyon. Sabi ni Jerry, yun daw ay si Christine. Pero wag ko na raw ituloy kung anumang plano ko para sa dalaga.
Dahil sa sinabi niyang iyon, ay lalo naman akong nagka-interes na malaman ang iba pang mga bagay tungkol kay Christine. Kaya pagkatapos namin maglaro, ay kinausap ko talaga si Jerry at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nito nang walang paligoy-ligoy na may lahi umanong aswang ang angka nila Christine. Pero ang pinagtataka ko ay nakikisalamuha naman ang mga ito at hindi ko naman nakitang natatakot ang mga tao o kaya ay naiilang. Sinabi ni Jerry na ganun naman daw talaga dahil mahusay naman talaga ang mga itong makisama. Pero iniiwasan nilang makasama ang mga ito sa mga handaan at okasyon. Wala rin umano sa kanilang mga kababaryo ang nagtangka na makipag-asawa sa kanilang angkan. Pero habang ikinukwento sa aking lahat yun ni Jerry, ay parang hindi ako maniwala na may lahing aswang talaga sila Christine. Lalo na kapag naaalala ko ang magandang mukha nito. At hindi ko akalaing kita pala ni Jerry sa ekspresyon ng mukha ko ang aking pagdududa. Kaya bigla nitong sinabi na kung hindi ako naniniwala, ay akin daw ituloy ang binabala ko. O kaya naman, ay pwede daw naming subukan para maniwala ako. Napaisip akong sandali at nang makapagdesisyon ako ay sumang-ayon ako sa kanyang sinabi na kanyang patunayan sa akin na totoong lahat ang kanyang mga ikinuwento. Kaya sinabi sa akin ni Jerry na magkita kami kinahaponan doon sa may tinatambayan namin at yayayain din daw niya yung dalawa pa naming kaibigan. Habang pauwi ako ng bahay nila Uncle Edwin, ay patuloy kong iniisip kung ano kaya ang pinaplanong gawin nila Jerry para patunayan sa akin na may lahing aswang nga sila Christine. Magkahalong pananabik at takot ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako magre-react kung sakaling mapatunayan nga nila sa akin yung tungkol sa pagiging aswang nila Christine. Kinahaponan nung araw ding iyon ay nagpaalam ako sa asawa ni Uncle Edwin at sinabi kong mamamasyal lang ako sa baybay. Binilinan niya ako at sinabing huwag magpapagabi sa daan. Wala kasi noon ang chewing ko, kung kaya kay Auntie Nilda na lang ako nagpaalam. Gusto pa sanang sumama noon ng panganay nilang anak sa akin pero pinigilan ko ito at sinabihan ko na lang na babalik din ako kaagad para hindi na ako kulitin pa at magpumilit. Nauna akong dumating sa hintayan namin. Ilang minuto din ako naghintay kanila Jerry. Maya-maya ay isa-isa na rin silang dumating. At nagulat ako sa nakita kong dala ni Jerry. Isa iyong malaking bote ng gin na ang tawag ay Cuatro Canto, habang si Nilo naman ay may dalang piniritong isda. At yun daw ang aming magiging pulutan. Bigla akong napatanong kung bakit kami biglang mag-iinuman. Sinabi nila sa akin na kailangan daw iyon dahil baka hindi ko raw kayani kung walang tulong ng alak. Manghihiram lang daw kami ng kaunting tapang mula dito. Nang makapwesto na kami, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa yung mga bago kong kaibigan. Agad na binuksan yung gin at nilatag yung kapirasong daon ng saging at doon inilagay yung piniritong isda na dala ni Nilo. At tumagay na kami isa-isa. Nang nakakailang ikot na, ay muli ako nagtanong sa kanila kung ano ba talaga yung inaasahan kong makita at dapat kong paghandaan. Itinanong ko rin sa kanila kung amin bang uubusin yung Cuatro Canto na iyon. Mabilis na sumagot ang mga ito at sinabing
basta ihanda ko na lang umano ang aking sarili. At oo, kailangan daw naming ubusin yung laman ng malaking bote na iyon. Ilang sandali pa ay naramdaman ko nang unti-unti nang uminit yung aking katawan. At napansin ko rin papadilim na ng papadilim. Nang nangangalahati na kami, ay nagsimula ng pag-usapan ang tungkol kanila Christine. Nagkwento na rin ang mga ito tungkol sa mga nangyari noong nagdaang panahon kung saan ay sangkot ang pamilya nito at kung bakit nabunyag ang tungkol sa kanilang lihim. At iyon ay dahil sa lolo ni Jerry at sa mga kasangkapan nito. Sabay kanyang inilabas ang nasa likuran na nababalot ng papel at plastik. Nang ilabas niya iyon ay namangha ako pagkat napakakintab noon. Bahagi iyon ng isang bao at sigurado ako tungkol doon. Pero nilinis itong mabuti at pinakinis. Mayroon iyong isang butas na nakalagay mismo sa gitna at sinasabing iyon ang pinakamata nito. Nalaman ko mula mismo kay Jerry na itinapas lamang niya iyon mula sa kanilang bahay. Di ko alam, pero sa halip na lumakas ang loob ko dahil sa nakakarami na ako ng nainom, ay parang nakaramdam ako ng kaba dahil na rin sa mga ikinukwento nila. At natakot ako sa kung anong pwede mangyari sa amin. Ilang sandali pa ang lumipas at nang sa wakas ay ininom na ni Bino yung huling tagay. Bago pa kami lumakad papunta sa bahay nila Christine, ay narinig ko pang bumuntong hininga ng napakalalim si Jerry. Sinanay muna namin ang aming mga mata sa gabi. Napagkasunduan kasi namin na hindi kami maaring magsindi ng kahit anong uri ng pang-ilaw, nang upang sa ganon ay walang makapansin sa amin. At nagulat ako sa kanila nang hindi namin binaybay yung daan na nakagawian ko ng daanan. Sa halip ay tinahak namin yung gilid ng daan na masukal at puno ng iba't ibang uri ng halaman at mga puno, hanggang sa marating na namin yung aming destinasyon. Nabigla pa nga ako nang makita ko sa unahan sa may bandang ibaba ang bahay nila Christine. Nakita ko rin yung basketbolan kung saan kami naglalaro. Naging malinaw na sa akin nung sandaling iyon kung ano ang nasa kanilang isipan. Lumakad pa kami ng bahagya at humanap ng magandang pwesto, hanggang sa tumigil na kami nang sabihin ni Jerry na ayos na yung aming kinalalagyan. Maya-maya pa ay inilabas na niya yung gamit ng kanyang lolo. Kinikilabutan ako sa aming ginagawa. Idagdag pa yung lamig na nanunood sa aking kalamnan noong mga sandaling iyon. Sa tansya ko ay halos magdadalawang oras na kaming naroon at nakaupo lang sa likod ng mga puno. Nang bigla kong maramdaman ang malakas na pagkalabit sa akin ni Nilo, ibinigay na rin pala sa kanya ni Jerry ang hudyat. Pero hindi malinaw sa akin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang hudyat na iyon, hanggang sa sinenyasan ako nito na pinapalapit ako sa kanyang kinaroroonan. Kaya dahan-dahan akong umusod papunta sa kanya. Napatingin pa akong saglit doon sa bahay nila Christine. Tahimik iyon at nakasarado ng lahat ng mga pintana at pinto. Wala na ring ilaw sa bahay nila. Nang bigla na lang itapat sa akin ni Jerry yung gamit na iyon ng kanyang lolo, at napatras talaga ako dahil na rin sa aking nakita. Pagkat kitang kita ko ang isang matanda na nakakapit doon sa pinakagilid ng kanilang bubungan at nakatiwarik ito na nakalugay yung mahabang buhok at wala iyong
anumang saplot sa kanyang katawan. Nang hindi ko na matagalan pa yung aking nakikita, ay kusa ko nang iniiwas ang aking mata doon sa butas. At nang mapatingin akong muli sa bahay ni na Christine, ay wala naman doon yung matanda. Kaya kahit natatakot na ako, ay muli akong sumilip doon sa pinakamata nung gamit ng lolo na iyon ni Jerry. At nakita kong nakakabit pa rin doon yung matanda. Nung mismong punto na iyon, ay doon ako naniwalang may mga bagay talagang napakahirap na maipaliwanag. Napaniniwalaan mo lang talaga kapag iyon na mismong nakita. Sunod na sumilip si Nanilo at Pino, at naibulalas nilang bigla ang pangalan ng matanda. Iyon pala ang lola ni Christine. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil lang muling kumaway si Jerry, ay muli silang sumilip. Kung kaya, naingganyo na rin ako muli. At talagang namangha ako sa akin nakita. Dahil lang kumakaway pa lang sila, ay nakita ko ang isang asong nasa may bubungan. Ngunit nang silipin ko na iyon doon sa mata, ay hindi na aso ang nakita ko, kundi isang babae. At hindi ako maaaring magkamali. Sa hubog pa lang ng katawan at hugis ng kanyang mukha, ay alam kong si Christine iyon. At mabilis iyong lumundag mula doon sa bubungan at nagmamadaling tumakbong papalayo. Nang sa tingin ko ay sapat na ang aking nakita, ay niyaya ko na silang umuwi. Sumang-ayon naman silang lahat sa akin at nagkaisa na kaming umalis. Nang sunod na araw ay kinausap ako ng tsuhing ko at ng kanyang asawa. At muli nila akong pinaalalahanan tungkol sa pag-uwi ko ng gabi. Sinabi ko naman sa kanila na hindi na muling mauulit iyon. Lalo na nga matapos kong makita mismo ng sarili kong mga mata at mapatunayan ang katotohanan tungkol sa mga aswang. At yan po ang dahilan, Sir PB, kung bakit nahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan at aswang. Dahil na rin po mismo sa sarili kong karanasan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Andy. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Bulacan. Gusto ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsan po akong mayaya ng isang kaibigan sa may timugang bahagi ng Luzon. Isinama niya ako doon upang magbakasyon ng ilang araw. At dahil sa wala naman akong ibang pinagkakaabala noon, kung kaya sumama naman ako. Lalo na at tanging pamasahe lang umano ang kailangan kong ihanda, at sagot na niya ang lahat. Yung lugar na pinuntahan namin ay malayo sa bayan, at mabibilang lamang talaga ang mga bahay na aming dinaanan papunta sa bahay ng kamag-anak niya. Kaya daw iyon ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang magbakasyon nung mga panahong iyon doon. Pagkat maganda ang lugar at tahimik. Nagkaproblema kasi si Bong at kanyang nobya. Bali kakahiwalay lang nila nung mga panahong iyon. Nang dumating kami doon, ay wala naman akong napansing kakaiba. Kaya nga hindi ko akalaing makakaranas ako ng nakakatakot na pangyayari sa pagsama ko sa kanya. Bali iyon ang pangalawang beses pa lang na pagpunta niya rin doon sa lugar. At habang bumabiyahe pa lang kami, ay panay ang kwento niya na maganda umano doon sa lugar at tahimik. Wala naman siyang nabanggit sa akin na anumang masama tungkol doon sa lugar na aming pupuntahan. Kaya nung unang gabi namin doon, ay kampante ako habang kami ay nag-iinuman ni Bong
kasama ang tiyuy niya. Nang mga mag-aalas 11 na, ay bigla na lang kami nakarinig ng mga pag-alulong. Nakakakilabot talaga yung tunog na iyon. At hindi talaga namin basta pinalampas. Napabulalas talaga kami at amin iyong pinansin. Bigla namang napatayo ang tiyuy ni Bong. At mabilis nitong iginala ang paningin sa paligid. Nabigla pa nga kami magkaibigan sa naging reaksyon nito. Seryoso ito na tinitingnan mabuti ang aming kapaligiran. Kaya biglang napatanong si Bong sa kanyang tiyuhin kung ano daw iyon. Sabi nito, kapag umaalulong kasi ang aso ay nagbabadya ito ng isang masamang pangyayari. Dagdag na saad pa nito, nung mga nagdaang araw kasi ay napabalitang mayroong gumagalang aswang doon sa kanilang bayan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Kung kaya tinanong ko ito at inulit ang kanyang mga sinabi. Sumagot ito at sinabing oo. May gumagala umanong aswang sa kanilang lugar. At totoo umano ang mga aswang. Gusto ko pa sanang matawa noong mga sandaling iyon, pero nirespeto ko na lang yung kanyang paniniwala. Simulat sa pulpo kasi ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalagan at aswang. Kahit sa mga albularyo ay hindi rin ako naniniwala. At para sa akin ay namimera lamang ang mga ito. Iyan ang matibay na paniniwala ko dati. Base na rin kasi sa mga nakikita at nasasaksihan ko. Nang tumigil yung pag-alulong ng mga aso, ay naupo na rin ang tiyuhi ni Bong. At itinuloy namin yung aming pag-iinuman. Pero hindi na kami tulad nung simula na masaya nagkukwentuhan. Tahimik na lang kami at halos walang may gusto na unang magsalita. Hanggang sa namalaya na lang namin na malapit na naming maubos yung aming iniinom. Nang bigla na lang may mabilis na dumaan sa aming uluan. Ramdam na ramdam ko yung malakas na hangin na dala noon. At nang mapatingala akong bigla ay kitang kita ko ang tila malaking payong na naghahalo ang itim at kayumangging kulay na may bahaging nangingintab. Malapad iyon at napakabilis. Nasa isang iglap ay hindi na namin iyon nakita pa. Dahil doon ay kaagad kaming napatayo at nanakbo ng mabilis papasok ng bahay. Dumiretso naman ang tiyuy ni Bong sa kanilang silid at paglabas nito ay may hawak-hawak na parang latigo. Nalaman ko nung huli na iyon pala yung tinatawag na buntot pake. Doon pa lang ako nakakita ng ganon sa unang pagkakataon. Lumabas ito ng kanilang bahay. Sumunod naman kami ni Bong pero sumilip lang kami sa may pinto. Nakita naming nagpunta ito sa harapan ng isang malaking puno. At mayroon siyang sinisilip doon. Makaraan ang ilang sandali ay bigla na lamang ito nagsalita ng malakas na tila ba mayroon siyang hinahamon. Pilit niya itong pinabababa na habang ginagawa niya iyon ay patuloy niyang inihahampas yung hawak niyang buntot pagi. Napakalakas ng tunog noon at parang nakakangilo. Hanggang sa may bigla na lang lumipat mula doon sa puno na nakita pa nga naming lumundo talaga ang mga sanga noon. Kung kaya sigurado akong hindi lang iyon basta ibon o di kaya'y karaniwang paniki dahil sa napakalaki noon at napakabigat para sa isang karaniwang hayop na mayroong pakpak. Dahil naman sa pangyayaring iyon, yung plano ni Bong na magbakasyon kami doon nang kahit paano sana ay mga 5 araw
ay hindi na natuloy. Dahil kinabukasan din ay umuwi na kami. Sa payo na rin ng kanyang tiyuhin. Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Mariel. Isa din po ako sa masugid mong taga-subaybay. At palagi po talaga akong nakikinig sa inyong mga kwento. Gusto ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo yung dalawa kong nakakatakot na karanasan noong ako ay dalaga pa at kasalukoy nagtatrabaho noon sa isang malaking pabrika sa Taguig. Noong mga panahon pong iyon ay malawak pa yung mga pakanting lote at lubhang madilim yung aming mga dinaraanan. Minsan, nang pauwi na ako galing sa trabaho, ay masaya kaming nagkukwentuhan sa daan ng ilan kong mga kasama. Hanggang sa maiwan ako at mag-isa na lang na naglalakad. At dahil nga sa medyo madilim yung daan, kung kaya, dire-diretso ako. At walang lingon-lingon kong tinaaki yon. Nang bigla akong makasalubong ng isang magbabalot. At dahil sa mahilig akong kumain ng balot, kung kaya, naisipan kong bumili na muna. Huminto naman yung lalaki at pinagbilan ako. Nang iabot niya sa akin yung 2 piraso ng balot na binili ko, nang aking tingnan iyon sa supot na kanyang pinaglagyan, ay napansin kong maliit yung isa. Kung kaya wala sa isip ko na ibinalik ko iyon sa kanyang basket at pumili ako ng malaki. Gusto ko kasi ay malaki ang sisiw. Iniwas pa niya yung kanyang basket pero huli na ang lahat. Naiangat ko na yung telang nakatakip doon at dadampot na sana ako ng isa. Nang biglang magulat din ako mismo sa aking nakita. Mabilis kong hinugot yung aking kamay mula doon sa basket at napaatras. Napasigaw talaga ako ng malakas at nagtatakbo ako. Lalo na nang mapatingin din ako sa lalaki at kitang-kita ko na biglang nag-iba ang mukha nito. Galit na galit siya. Habang mabilis akong lumalayo ay naluluha na ako dahil sa nakakatakot kong karanasan na iyon. Ang bilis ng pagtibok ng puso ko at talagang kumakalabog ang aking dibdib dahil kitang-kita ng 2 mata ko ang isang mukha na naroon sa loob ng basket. Sa itsura pa lang ng mukha ay masasabi kong may edad na iyon. Kulubot na nga ang ibang bahagi noon at hindi iyon normal. May kapansanan yung mukha na aking nakita at nagulat din ito. Pero parang hindi iyon nakakapagsalita. Dahil sa wala naman akong narinig o lumabas na kahit ano mula sa kanyang bibig. Ang isa pang nakakatakot na naranasan ko ay nang malipat naman ako ng tirahan at nagawi ako sa may bandang Fairview. Tulad sa dati kong pinapasukan ay may kadiliman din yung kalye na aking nilalakaran noon. Idagdag pa na usong-uso ng mga panahong iyon ang brownout. At mas mahaba ang nilalakad ko kaysa sa dati kong pinapasukan. Gustuhin ko mang sumakay ay wala namang pumapasada papasok doon sa pabrika na aming pinapasukan. Ang tricycle naman ay bihira ding magawi doon at may kamahalan. Kaya upang makatipid na rin ay akin na lamang iyong nilalakad. Minsan na naglalakad ako pa uwi pagkagaling ko ng trabaho ay may napansin akong isang tao na naroon sa may bakanting lote. Madamo ang lugar na iyon at may mga nagtataasan pang mga talahib. Mayroon ding tumpok ng basura doon at doon ko nakita yung tao
na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Pero nasa isip ko na noong mga sandaling iyon na marahil ay isa itong pulubi o taong grasa at kumakain ng mga pagkaing tira-tira na kanyang nakita doon sa basurahan. Kaya nagpatuloy lang ako sa paglakad. Ngunit nang unti-unti ko na siyang malalampasan, ay doon na ako nagimbal. Nang sulyapan ko ito at tapunan ng mabilis na tingin, nakita kong puno ng dugo ang palibot ng bibig nito. At may tilamsik pa ng dugo maging ang kanyang mukha. At nagalit ito nang akin siyang mapansin. Halos hindi ako makapaniwala nang makita ko kung ano yung kanyang nilalantakan. Halos imatay na ako sa sobrang kaba ko noon. Tumakbo ako at nang minsan pa akong mapasulyap sa kanya, ay nakita kong lumipat ito ng pwesto at nagpunta dun sa mas masukal na bahagi. Kitang-kita ko talaga na isa iyong braso ng tao. Simula po noon ay hindi na po talaga ako nag-overtime pa. Tuwing sasabihan ako ng aking bisor ay tinatanggihan ko ito at pinapakiusapan kung ano-ano ng pagdadahilan ang sinasabi ko sa kanya para wag lang niya akong pag-overtiming. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rene. Isa rin po ako sa inyong tagapakinig at tagahanga. Ang dahilan po kung bakit ako sumulat sa inyo ay dahil gusto kong ibahagi yung kwento na minsan kong narinig sa aking lola. Ito po ay naganap ilang dekada na ang nakalipas. Nangyari ito doon sa kanilang probinsya noong siya ay dalaga pa lamang. Ayon sa kanya, laganap na noon ang paniniwala tungkol sa mga aswang. At ito ay base na rin sa mga naging karanasan ng mga naunang tao doon. Ang unang pagkakataon na nakaranas siya patungkol sa mga aswang ay nung minsang dumalo sila sa isang lamay. Ang pagbuburol po noong mga panahong iyon ay sa loob lamang ng isang gabi. Pagkat hindi pa uso noon ang pag-iimbalsa mo, sila-sila lang rin na magkakanayon ang nag-aasikaso at gumagawa ng ataol para sa kanilang kababaryo na namatay. Kwento pa ni Lola, kakaiba ang lamay na itinatao sa kanila noon. Masaya at nagkakatuwaan sila. Mayroon pang mga laro. Habang yung mga kalalakihan naman, tulad ng kanilang ama, ay karaniwan ang nagiinuman. Habang yung mga kababaihan ay abala sa kanilang mga pagluluto. Habang naroon sila, ay kanilang naririnig na inaswang umano ang kanilang kanayon, kung kaya namatay ito. Iyon ang matunog na usap-usapan noon. Habang naglalaro sila, ay bigla na lamang nagkagulo. Nakita nilang mabilis na nagtayuan ang mga kalalakihan. Ang buong akala pang araw nila ay nagkaroon ng away. Kanya-kanyang kuha ng mga armas ang mga kalalakihan at iisa ang direksyon na kanilang tinahak at may hinabol ang mga ito. Napatayo din sila ng kanyang mga kalaro at nakiusyoso. Makalipas ang ilang mga minuto ay nakita nilang pabalik na yung mga kalalakihang nagtakbuhan at tila mayroong hinabol. Nalaman nila na aswang pala ang hinabol ng mga ito. Kwento pa ng mga tao doon, nagsimula ang kaguluhan nang mapansin ng isang binatilyo ang isang babae na nakabelo at nakasilip ito doon sa likod ng isang puno. Nakakatakot umano ang mukha nito. Nanlilisik din
ang kanyang mapupulang mga mata. At laking gulat umano ng binatilyo nang bigla itong maglaho. At ang tanging nakita na lang niyang naroon ay isang napakalaking baboy na kulay itim. Matapos na mapansin ng babae yung binatilyo na nakatingin, kaya napasigaw ang binatilyo at sinabing mayroong aswang. Na nang biglang magtayuan ang mga kalalakihan upang mag-usisa, ay bigla namang iyong nagpalit ng anyo na sa isang iglap, ito ay naging isa namang aso. At mabilis na tumakbo papalayo kung kaya nagkaroon ng habulan. Sabi ng mga matatanda, bumisita umano yung aswang upang alamin at tsakin ang kalagayan ng kanyang biktima. At balak din umano nitong palitan yung bangkay. Dahil doon ay nakiusap ang mga kaanak ng namatay sa mga matatandang naroon na may nalalaman ukol sa mga ganong bagay, upang suriin at tsakin kung iyon pa rin ba ang tunay na katawan ng kanilang mahal sa buhay. Kung kaya nagdaos sila ng isang seremonya at ritual na pagkukwento pa ni Lola, sa halip tuloy na maglaro pa sila ay nanood na lamang sila doon sa ginagawa ng mga matatanda. Ang sunod na naranasan ni Lola ay noong siya ay magkikinsi anyos na. Kwento ni Lola, galing sila noon sa pakikiani sa kanilang kamag-anak. Tatlo umano sila noon ng kanyang mga magulang. Nang daraanan na nila ang kanyang kapatid sa bahay ng kanyang tiyuhin kung saan nila ito iniwan, ay bigla na lang humarang yung mga sanga nung dalawang puno na magkaharap na nakatayo sa magkabilang gilid ng daan, kung kaya napaatras sila. Na si Lola Pangaraw ay kanyang nabitawan ang pasan-pasang palay sa kanyang balikat. Yung mga ganong pangyayari sa kanila ay pinaniniwala ang gawa ng engkanto o di kaya naman ng isang aswang na ang tawag sa kanila ay bahoy. Kaya binitawan na rin ng tatay niya ang pasan nitong palay at hinugot na kaagad ang kanyang itak. Hinawi niyang mabilis ang kanyang mag-ina at pinapwesto sa kanyang likuran. Nagsalita ito sa malakas na boses at inuutusan kung sino man yung gumawa noon na magpakita. Pero tanging malamig na simoy lang ng hangin ang naging tugon nito sa kanya. Kaya muling nagsalita ang tatay niya at sinabing hindi sila natatakot. Magpakita lang daw ito at makikita niya yung kanyang hinahanap. Pero wala namang naging sagot sa kanyang mga sinabi. Sa halip ay may bigla na lamang lumipat mula sa masukal na bahagi sa may gilid ng daan. Napakalakas ng tunog noon na mahalata mo talagang isa iyong malaking nilalang. At nang pumailan lang na iyon sa impapawid, ay nakita nilang nagtataglay iyon ng isang malapad na pakpak at may kalahating katawan ng tao. Nakita nila iyon sa tulong na rin ng liwanag na nagmumula sa buwan. Nagpaikot-ikot pa ito sa ibabaw nila, pero napakalayo ng distansya. Hanggang sa tuluyan na itong lumipad palayo at biglang naglaho. Nang makapag-asawa na si Lola, ay nilisan niya ang kanilang probinsya at doon na nanirahan sa lugar ng kanyang napangasawa. Sumama na siya doon at nagkaroon ng sariling pamilya. Nang 5 buwan na ang kanilang panganay na anak, kwento ni Lola, ay madalas na sila lang ang naiiwan sa kanilang bahay. Pagkat kung saan-saan nakakarating ang kanyang asawa dahil sa pagtatrabaho. Isang gabi
habang nakikinig si Lola ng paborito niyang programa sa radyo gamit ang transistor na iniregalo sa kanya ng asawa, ay bigla siyang may narinig na tunog na bigla ang sumingit sa kanyang pinapakinggan. Sabi pa ni Lola, natawag talaga ang kanyang pansin dahil sa kakaibang huni na iyon. Kung kaya, pinihit niya at hininaan yung radyo. At narinig niyang malinaw kung ano iyon. Nanindig na bigla ang kanyang mga balahibo sa katawan. At sa kanyang pakiramdam, ay parang nangapal na bigla ang kanyang ulo dahil na rin sa matinding takot. Pero pilit niya iyong pinaglabanan dahil naisip niya ang kanilang anak. Ang ginawa ni Lola ay mabilis niyang pinatay yung lampara maging yung radyo at nahigang katabi ng kanilang anak. Pero kinuha din niya sa drawer yung malaki niyang gunting. Iyon na lang ang tangi niyang naisip para gawing armas, sapagkat nasa may kusina pa yung itak ng kanyang asawa. Habang nakahiga ay hawak-hawak niya yung gunting. Kilala pa naman yung lugar ng kanyang asawa pagdating sa tikalidad at matatalas na mga gunting. Habang nakahiga ay nakiramdam lang si Lola at nagmatsyag na mabuti. Pero matinding kaba ang kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon. Nasa kalagitnaan ng nakabibiging katahimikan ay naririnig niya yung malakas na pagkalabog ng kanyang dibdib dahil sa takot. Pero sa tuwing pagmamasdan niya yung kanilang anak ay nakakahugot naman siya ng lakas ng loob, nang bigla na lang tila may tumapo sa kanilang bubungan. At lumundo talaga iyon dahil sa bigat. Hinawakan ni Lola ng mahigpit ang kanyang gunting at buo na ang kanyang pasya, na kapag nagpumilit iyong pumasok ay uundayan niya kaagad iyon ng saksak. Pero kaiba sa kanyang iniisip, makaraang ilang sandali ay tila mayroong kumakahig na parang manok doon sa kanilang bubong. At maya-maya pa ay may nakita siyang biglang kumintab mula doon. Wala kasing kisame ang bahay nila pagkat isa lamang itong kubo. Hanggang sa yung bagay na kumintab na iyon ay tila dahan-dahang bumababa mula doon sa itaas. At nang kanya pang titigan iyong mabuti ay para iyong isang tanse. At napansin niyang nakatapat iyon sa mismong pusod ng kanilang anak. Kaya mabilis na kumilos si Lola, at bago pa iyon dumaiti sa kanilang anak ay kanyang niluwagan at inayos ang pagkakahawak sa gunting at kanya iyong mabilis na ginupit. At kasabay noon ay narinig niya ang nakakakilabot na boses nung nasa kanilang bubungan, na tila ba nagwawala iyon at galit na galit. Halata mong talagang ito ay nasaktan. Kasunod noon ay naramdaman niyang para iyong nataranta at nagmamadali nang umalis doon. Na kanya pangang narinig yung malakas na yabag noon matapos tumalon. Pagkatapos noon ay nanumbalik na ang katahimikan ng gabi, at tanging tunog na lamang ng mga kuliglig at kulisap ang maririnig. Nang ibaling ni Lola yung kanyang paningin sa kanilang anak, bagaman natutulog ito, ay nakita niyang ito ay nakangiti. Kaya masasabi kong maswerte si tatay. Pero naniniwala naman akong kahit sinong ina na nasa hustong pag-iisip ay gagawin din yung ipinamalas na katapangan na iyon ni Lola. Dahil wala nang hihigit pa at makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Basta patungkol sa anak, kahit kaano man kadelikado.
o kahit gaano man kapiligroso ang sitwasyon, pilit susuungin ng isang nagmamahal na ina. Sabi nga, kahit buhay ay ibibigay at handang isakripisyo alang-alang sa kanyang pinakamamahal na anak. Ako po si Ronald. Tubong Mindanao po ako. Pero kasalukuyan ako ngayon naninirahan dito sa may Pandakan. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung kwentong nalalaman ko. Balik karanasan po ito mismo ng tatay ko noong siya ay binata pa. At siya rin po mismo ang nagkwento nito sa akin. Ayon sa kanya, mahirap lang ang kanilang pamumuhay nung mga panahong iyon doon sa kanilang probinsya. Kaya nang minsan magpunta sa kanila ang kapatid ng nanay niya, ay nakiusap siya dito na kung maaari siyang sumama doon naman sa probinsya nila sa Visayas. Tagaroon kasi ang lola ko. Nung una ay medyo nagdalawang isip pa ang tiyoy ni tatay. Pero dahil na rin sa pagpupumilit niya, ay nakumbinsi niya rin ito nung uli. Kaya nang bumalik ito sa kanilang probinsya, ay kasama na siya. Maraming alam na trabaho ang tiyoy ni tatay, kung kaya hindi ito nawawalan ng pagkakakitaan. Lagi siyang isinasama nito sa lahat ng kanyang mga gawain at nagsisilbing helper. Naging kasundo ni tatay ang panganay na anak nito sa halos lahat ng bagay, kahit na mas matanda ito sa kanya ng 3 taon. Sa lahat nga halos ng lakad nito ay lagi siyang kasama. Minsan, nang magpunta sila sa isa sa mga kaibigan nito, ay inabot na sila ng gabi sa daan. Dahil napasara ang kanilang kwentuhan at pag-iinuman, habang naglalakad sila ay may napansin silang mabilis na dumaan sa kanilang harapan. Kaya natigilan silang dalawa at tila ba kapwa natuklaw ng ahas na pareho silang hindi nakagalaw nang biglang tumawid ang nilalang na iyon. Hindi pa malinaw sa kanilang dalawa noon kung ano talaga iyon. Kawangis iyon ng isang tao pagkat may 2 kamay at mga paa, at mayroon din iyong mahabang buhok na nakalugay. Pero ang kaibahan lang ay mas mahaba ang mga kamay noon at paa kesa sa karaniwan, at wala iyong saplot na kahit ano sa kanyang katawan. Narinig nila ang mga pagkaluskos noon habang mabilis na kumikilos sa masukal na bahagi. Nang hindi na nila naririnig yung mga pagkaluskos, ay naisip nilang marahil ay wala na iyon at ito ay nakalayo na. Doon pa lang sila nakakilos at nagmamadaling nilisan yung lugar. May patakbo nilang tinahak yung daan pauwi sa kanila. At yung pangyayaring iyon ang unang naging karanasan ni tatay tungkol sa mga aswang. Pagdating kasi nila sa bahay ng kanila iyong ikwento, ay sinabi ng tiyoy ni tatay na aswang yung nilalang na kanilang nakita. Simula noon ay iniwasan na ni tatay na magpagabi pa sa daan. Ngunit sa hindi inaasahang mga pagkakataon ay napapauwi pa rin siya ng gabi, lalo na nang isama-sama siya ng kanyang pinsan sa panliligaw nito. Doon pa naman noong mga panahong iyon ay talagang magkakalayo ang bahay, at yung lugar kung saan sila nakatira ay tinatawag na ilaya, na ang ibig sabihin ay sa looban o sa may bandang dulo, kung saan ay medyo
liblib na. Nang minsang umakyat ng ligaw ang pinsan ni tatay, ay isinama siyang muli nito. Pero doon lang siya lagi naghihintay sa may labas. Nang may mga kalahating oras na siyang naroon, ay biglang may dumating na isang matandang babae at binati siya nito. Tinanong pa nga siya kung bakit raw hindi siya pumasok. Sinabi naman niyang ihintay na lang niya ang kanyang pinsan doon at ayos lang naman daw siya. Bago pumasok yung matanda sa bahay, ay nginitian pa siya nito na kanya rin namang ginantian. Makaraang isang oras, ay nakita niyang muling lumabas yung matandang babae. At nang mapatapat na ito sa kanya, ay may naamoy siyang malansa. Napakasansang ng amoy na iyon. Napansin niyang nangingintab yung mukha ng matanda, pati na ang itaas na dibdib nito hanggang sa may leeg. Ganon din ang dalawa nitong braso. At nagulat siya sa naging reaksyon nito. Pagkat kung kanina ay magiliw itong nakipag-uusap sa kanya, nung sandaling iyon naman ay tila ba napakabangis ng mukha nito na nanlilisik pa ang kanyang mga mata. Muli siya nitong sinabihan na pumasok na sa loob ng bahay na may diin at matigas ang pagkakasabi nito. Kwento ni tatay, naramdaman niyang biglang nangapal ang kanyang mukha at parang nanigas ang buo niyang katawan. Kaya mabilis siyang sumigaw at tinawag ang kanyang pinsan na si Tio Mento. Na nang marinig ang kanyang sigaw, ay mabilis din namang lumabas at nilapitan siya nito. Habang yung matanda naman ay nagmamadaling iniwan siya at lumakad na papalayo. Naramdaman ni tatay na unti-unting nawala yung pamamanhid ng kanyang katawan at nakagalaw na siya. Tinanong siya ng kanyang pinsan kung bakit at kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni tatay na mamaya na lang niya ikukwento sa kanya, pero kailangan na raw nilang umalis. Pumasok muli sa bahay ang pinsan niya at nagpaalam na sa nililigawan nito. Nag-alala din kasi siya pagkat nakita niyang takot na takot si tatay at namumuta. At paglabas nito ng bahay ay umalis na sila kagad. Habang nasa daan ay sinimula na ni tatay na magkwento at kanyang pinaalalahanan ang pinsan. Sinabi niya kay Tio Mento na malakas ang kanyang kutob na may nangyayaring kababalagan sa pamilya ng kanyang nililigawan. May itinatago umanong lihim ang mga ito at pakiramdam niya may lahi silang aswang. Hindi naman umimik ang pinsan niya at sa halip ay tila napaisip ito ng malalim. Sinabi pa ni tatay na nasa kanyang desisyon, pero hinding-hindi na umano siya sasama pa dito para bumalik doon pagkat sapat na umano ang kanyang naranasan. At awa naman ng Diyos ay nakinig sa kanyang payo si Tio Mento at hindi ito napahamak. Dahil kung nagpatuloy ito, malamang ay sa kanya nangyari yung sinabi ng isang taga roon sa kanila, pagkat hindi na ito muling nakita. Nang sabi ng mga kaanak nito ay umakyat lang umano ng ligaw, pero hindi na nakabalik pa. Nang malaman kasi nito na hindi na nililigawan ni Tio Mento yung dalagang iyon na nasa kabilang bayan, ay ito naman ang naglakas ng loob. Ngunit sa kasamang palad ay ganun nga ang sinapit nito. At ang masaklap pa, nang kanilang puntan ang bahay ng dalaga, ay itinanggi nilang nagawi ito doon. At sinabing baka naligaw lang umano, na mas mahirap namang paniwalaan para sa kanila.
Ngunit wala silang makitang anumang bakas para maidiin ang pamilyang aswang na iyon. Wala silang anumang ebidensya para patunayan yung kanilang hinala. Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Romeo. Isa rin po ako sa marami mong tagapakinig. Ang ibabahagi ko po sa iyo ay mismo pong karanasan namin ng asawa ko. Nangyari po ito nang minsang dumalo kami sa isang binyagan. Nang kapwa po kami maimbitan ng kaopisina po namin. Ang bahay po nila ay sa Rizal. At yung lugar nila ay parang probinsya talaga. At doon ko na-realize kung bakit malimit-malit ang katrabaho namin. Dahil sa ang layo pala ng inuuwian nito. Nang naroon na kami sa kanila at nagkakaina na, ay di maiwasang may mga taong nakikiosyoso at gusto rin marahil na makilahok doon sa okasyon. May mga batang naroon at nakatanghod doon sa kanilang bakod. At mayroon din namang ilang mga matatanda na marahil ay umaasang sila ayayain nung katrabaho namin na si Loisa na siyang nagpabinyag ng anak. Pero sa kasamaang palad ay hindi sila pinansin ng kaibigan namin. Sabi pa nito sa aming mag-asawa, hindi naman daw niya nakikilala ang mga ito. Kung kaya, hindi rin daw niya alam kung mga taga saan sila. Dalawa lamang ang bahay na magkalapit doon at yung isang bahay ay sa kanyang kapatid. Nang mga bandang hapon, habang yung ibang mga bisita at kaanak nila ay umuwi na, kami naman na mga natira na halos lahat ay katrabaho ni Loisa ay nagkakasayahan pa at nagiinuman. Nang bigla na lang lumapit sa akin yung asawa ko at may binulong. Ang sabi niya sa akin, mayroon daw isang babae na tinititigan siya at hindi raw niya gusto ang paraan ng pagkakatitig nito. Kaya naiilang na umano siya. Lalo pa nga, at sa tiyan daw niya ito nakatitig. Kasalukuyang kasing buntis noon ang asawa ko sa panganay naming anak. Ngunit nang ipaturo ko sa kanya at tanungin kung nasaan yung sinasabi niyang babae, ay wala na ito doon sa dati niyang kinatatayuan. Nung sandaling iyon, ay hindi ko naman masyado nang binigyan ng pansin, lalo pa nga, at umalis na rin naman yung sinasabi niyang babae. Ngunit hindi ko akalaing iyon na palang pasimula ng isang nakakagimbal naming karanasan. Nagkasarapan pa kami at nagkaisang lahat na doon na lang muna matulog kanila Loisa. Sapagkat malayo nga at parang nakakatamad ng bumiyahe, lalo na at nagkakasarapan. Nang matapos kami ay maghahating gabi na. Sinabihan kami ni Loisa na hayaan na lamang sa labas yung mga gamit at sa kinabukasan na lang umano liligpitin. Magpahinga na raw kami pagkat nakahanda na yung aming mga tutulugan. Kami mag-asawa ay doon sa sala nila pinahiga. Maliit lang kasi ang bahay nila at dadalawa lamang yung kwarto. Yung kasama namin sa trabaho na mag-asawa ay doon sa isang kwarto na tulog, habang yung iba ay doon na sa kusina. Nung mga oras na iyon ay naramdaman kong tinamaan talaga ako sa aming mga nainom. Pero natatandaan kong bago ako makatulog ay narinig kong nagkakahula ng malakas yung mga aso, na nung huli pa nga ay nauwi ang mga kahol na iyon sa pag-alulong. Pero dahil sa pagod at antok ay binaliwala ko lang lahat iyon. At ilang sandali lang ay nakatulog na rin ako. Nang bigla na lang akong nagising at talagang naalimpungatan ako.
Nang nasa isip ko talaga ng mga oras na iyon ay mayroong sunog. Nagkagulo kasi sila at ang lalakas ng mga boses. Nang masdang ko yung relo ko ay alas 3 pasado na. Nakita ko ang asawa ko na humahagulgol at naroon na rin yung ibang mga kaibigan namin at katrabaho. At nanindig talaga ang mga balahibo ko at lupa akong nag-alala. Nang makita ko yung napakaraming dugo sa higaan namin at sa binti ng asawa ko hanggang sa hita nito. Kaya nagmamadali at natataranta kaming lahat na isinugod siya sa ospital. Nang naroon na kami ay nalaman naming nakunan ang misis ko. Pero hindi siya sang-ayon sa paliwanag ng doktor. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinuha ang anak namin ng aswang. Aswang umano yung babae. Nang tinutukoy niya ay yung babaeng masamang nakatitig sa tiyan niya noong hapon. Sabi pa niya, bago niya naramdaman yung parang kutsilyo na humiwa sa kaloob-looban niya, ay nagulat siya nang itilat ang kanyang mga mata nang meron siyang maramdaman. At nakita umano niya yung babae na naroon sa may kanyang paanan, na nakatayo ang mga buho at mapupula ang mga mata. Ang hirap paniwalaan, pero kilala ko ang asawa ko ni minsan ay hindi ito nagsinungaling. At grabing takot talaga ang nakikita ko sa kanya, na talagang natroma siya. At inabot pa nga ng ilang buwan bago niya unti-unting nakalimutan ang lahat. Kaya ako po ay naniniwala talaga sa mga aswang. Hanggang dito na lang po Sir PB, at maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Mga Totoong Kwento na Kababalaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli.